Ayan mga sano, yung nasa harap natin, yan yung Toyota Rush G variant. So, meron kaming kwento tungkol sa sasakyan na yan eh. Yung time na naghahanap pa kami ng ma-upgrade. Kasi may ano kami. So, kwentuhan lang tayo kasi kita nyo yan, medyo build up. So, chika-chika lang muna tayo mga sano. So, regarding to sa car. So, yung tungkol naman sa Rush mga sano, Toyota Rush, isa yan sa mga talagang gusto namin nung araw eh. So, way back 1 year ago, bago namin na-acquire tong si Chase, yung pinangalan ni Mario sa anak namin, sa paborito niyang Paw Patrol. So, ganito kasi yan. Yung may crosswind kasi kami. At yung mangyari, siyempre our crosswind is 16 years na. So last year 15. So meron siyang konting hiningi na parte niya. Kumbaga it's more than maintenance regarding yun sa reverse, kasi automatic din yun. So hindi na siya hindi na siya magre-reverse masyado. Kaya kailangan apak to the max talaga yung gagawin mo para mag-atras siya. So that was the time na we decided to look for another car. Hindi naman tayo mayaman, pero kailangan eh, kasi may estudyante, trabaho si Mrs. So sino ba namang ayaw dalawang sasakyan. Pero yung crush, wala, mahirap din yung V. Maraming Innova sa Cebu, pero bihira yung V na variant. So sabi namin, baka tingin na kami sa Isuzu, yung MUX. Nako mga sano, sakit-sakit sa ulo kung pareho kayo sa amin na walang masyadong ganyan, alam mo na, budget. So ikot na naman kami sa other dealership. So mayroong mga itong 2014 na Fortuner na to, marami. So kakalahin nyo yung presyo, 970, 935. So okay, tingin lang. So wala talagang Innova until na we decided to Innova G variant na lang. So baba ng isang one step down, downgrade, imbis na B. So ayun, mayroong mga offer 630, 650. Kaso malayo. Nagring yung phone ko. Ito, agent, marketing professional ng
Toyota Talisay. Siya sinaksin sa akin ng picture. Okay, ito. Then sabi, nag-decide si Mrs. Maganda niyan. Baka ito na yung para sa atin. So, pinuntahan namin to. Itong unit na to. Kasi, yung may-ari, nag-upgrade ng all new, yung second gen na Fortuner. So, pinuntahan namin to. Sabi ko, sino may-ari? Tapos, ni-research ko yung may-ari. Negosyante, mga sano. May tatlong sasakyan. Pwede ko siya kinausap. Inano ko lang, taga saan siya, anong business niya, may tindahan. Hindi tindahan, nasa Rizari store. Sabi na natin, general merchandise. So, inchig. Kasi mababa yung mileage nito eh. 40 plus. Ah, 51. Sabi ko ba? So, naka-mags na siya. 20. Eh, doon na. So, may konti kaming dalang cash. So, diniposit namin. So, Toyota to, galing Toyota. As in, sa kasa. Yung tinatawag nilang Toyota Certified Used Vehicles. Yun. Yung kasi yung agent nun, katropa namin. Kaya yun. Kaya sabi ko, ganda ng rim niya, oh. Oh, neat din siya. Kasi may Fortuner din kami nakita. Maganda yung rim. So, maya-maya, sa previous video ko, nakita niyo naman tong si Chase namin. Kaya pwede mamaya, eh, ano ko rin. Ano yung, pwede pa, kung sulit ba yung pagka-pili namin sa second-hand cars namin from Toyota mismo. Yan nga, may yung TCUV nila. Eh, yun, madaling processing. So, ayun. Wala pa isang linggo. Yan, nakuha na namin. Kaso, sino bang ayaw ng brand new? Pero sino ba namang may gusto na sumakit yung ulo? Kung gusto niyo, kung gusto naming mag-brand new, kung gusto niyo ring mag-brand new, asahan niyo na rin kung hindi kayo ganun kayaman, asahan niyo na mayroon kayong mabawas sa lifestyle. Sa ngayon kasi, mga 2010 na mga sasakyan up, wala na yung mga diferensya, mga sano. Maliban lang kung may bangga, may yupi. Ganun, dito tayo. No? Mas accessible dito. No? So, ganun. Sige mo. Nag-roll ko din yan. Ano ba itong mga clip namin, guys? Lang nalalaglag yung phone, pati yung isa. Ano lang yan. Pinagkatuwaan lang tayo. So, nandito na tayo sa car-car, mga sano. Ito yung diversion road going to Barili. Barili town naman tayo. So, yung litson sa car-car, inano na namin, nag-divert na kami. Bumili na kami sa Minglanilla. Kasi, ano, daming motorista. Kaya, diretso na lang tayo sa destination natin for lunch. Yung may tilapia. Oh, yung may tilapia doon sa Barili. So, mga sano, ayun, via Barili, dito tayo, magle-left tayo. Ito yung diversion road ng Karkar. Okay. So, takbong pogi lang tayo. So, this is going to Barili. So, tuloy lang natin yung kwentuhan. So regarding sa sasakyan, ayun, so na-acquire na namin. Siyempre, masaya kami na instead of, we're planning of acquiring Innova, kalahin nyo na Fortuner pa, ganun din naman yung ano lang namin, yung aim namin, second hand din eh. So, paalala lang guys, itong cellphone ko, malapit na itong mahulog. malapit na itong mahulog, baka bigla itong dugdugdug na huwag na kayong magulat. So ayun, natuwa rin kami kasi instead of Innova, kalain nyo naka Fortuner pa. So, okay na rin, maganda konsuelo. Kasi hindi sakit sa ulo. Siyempre, hindi naman sa nagmamagaling tayo, hindi naman ako mekaniko. Mayroon naman tayong konting idea regarding sa sasakyan. Yung mga second hand cars ngayon, hindi na sakit sa ulo. Kasi, tingnan nyo yung mga daan ngayon. Gumaganda na. So, hindi na threat sa mga sasakyan yung road ngayon.
Ayun yun. Kahit pa yung mileage medyo mataas at the car's age, compare mo sa age ng sasakyan, sa edad niya, mataas yung mileage, hindi pa rin natin masasabing sira or gastado. Kasi yung mga sasakyan ngayon, grabe na yung mga features, mga as in binusisig na ng maigi. Kaya advice ko rin sa mga nanonood, kung kulang yung budget niya, huwag niyo pilitin. Kung gusto niyo lang na mayroong masakyan yung pamilya niyo, okay lang yung second hand. Pero kung kaya niyo mag-brand new, syempre, sino bang ayaw ng brand new? So, pause muna ako kasi mag-drive muna ako kasi medyo technical tong road ito, maraming curve. So, antay lang kayo dyan mga sanong. So, welcome back mga sanong. Regarding sa discussion natin tungkol sa kwentuhan natin tungkol sa paano namin nakuha tong Fortuner. So, hindi ko na tatagalan tong kwento ko. Basta yun na, instead of rust, there's certain reason bakit nawalan kami ng gana. So hindi namin pwede i-reveal kasi siyempre naman respeto na rin. Actually mas maliit siya yung legroom niya. Yung hint ko sa inyo, yung legroom niya. So Innova, yun na yun. Pero ito yung nauna eh, itong 2014. So bilang panapos, sasabi ko lang na kung gusto niyong magkasasakyan na hindi pang yabang, kundi pang pamilya lamang na may masakyan, safe. Tapos, ito masasabi ko yung kaya sa budget nyo para hindi magiging kawawa yung pamilya nyo na instead na for, halimbawa, para bili ng gatas, mabawasan. That for sure, marami tayong pangangailangan ngayon, lalo na pandemic. So, bilhin nyo lang, kahit second hand, busisiin nyo lang. Yung second hand cars ngayon, lalo na dito sa Cebu, safe na safe. Bakit safe? Kasi Cebu is an island. Isang maliit na island lang yung Cebu. Doon lang umiikot yung mga sasakyan. So maraming nag-a-upgrade. So advice ko sa inyo, kung yung kaya lang sa bulsa, huwag yung pilitin. Second hand, tapos safe, happy family kayo. Yan lang mga sano. So may iba pa akong mga video, sana i-view nyo rin. At mag-subscribe naman kayo. Wala namang mawawala. Kakatulong pa kayo. So mga sano, yun ang kwento namin. Bakit nakuha namin to si Chase si 2014 Toyota Fortuner G variant.